Hello, amazing, amazing evening everyone. Team Lions Worldwide and sa lahat po ng manonood ng ating another Win This Day Wednesday Live Talk Show Podcast. So for today, meron na naman tayong bagong i-interviewin, no? Sino kaya itong taong to na sobrang inspiring din pagdating dito sa negosyo natin na kung saan nagka-result din talaga naman na grabe, no? Nakakatuwa lang kasi every week meron tayong ini-interview parang last time, no? Sa lahat ng mga naka-follow sa page natin, no? 'Di ba last time meron tayong na-interview naman, teacher naman by profession and ginagawa yung business part-time pero nagkaroon na rin ng result and having his own car. Tonight, meron din tayong another guest na baka makarelate po kayo or may friends kayo na kilala, relatives, partners or even classmates na possible makarelate sa ating guest tonight na talaga namang sobrang inspiring. And talagang marami tayong matututunan for tonight and I'm so excited na ipakilala sa inyo ang ating guest. So by the way, before tayo magtuloy-tuloy, pakilala lang po ako sino nga ba ang inyong nasa harapan. My name is Mentor Michelle F. Santos and I am a living testimony that our business is really a life-changing opportunity dahil dito rin nabago ang buhay natin. And talaga namang sobra po yung binigay sa akin ng negosyo. Up till now, na-enjoy ko yung time freedom, financial freedom, at unti-unti nakuha din natin yung mga pangarap natin magmula sa travel, sa mga sasakyan, sa property. At ang pinakamasarap dito, marami kang natutulungang tao worldwide. And of course, with the help of our Lions Worldwide community, na talagang hindi mo gagawin itong opportunity na to ng mag-isa. Maraming tutulong sa'yo from different walks of life. And isa na po kami doon. Kaya naman nakikita ko ngayon na yung mga nasa live natin. Ayan, hello, amazing morning. Sige po, comment down. Yan, no? Comment down po kayo dyan sa ating chat box. Ayan, okay po ba ang sounds natin? Okay naman. Yan, may nagsabi, super hina daw. Mahina ba ang aking sounds? Okay po ba? Ayan, almost 30 million na po ang watching sa atin ngayon. I am excited. Comment down your friends, tag nyo po sila. At kung ikaw matag ka dito sa live na to, sure ako yung nagtag sa'yo, sobrang concerned sa'yo. And meron siyang na-discover na life-changing opportunity, sakto, saktong-sakto, 2023 na, para sa'yo to. Alright, so excited na ako kasi itong taong ipapakilala ko sa inyo, kahit ako sobrang inspired sa kanya. She's a former OFW, she's very young, yan, and very strong woman, and isa sa mga tao na talaga namang natulungan ng negosyo natin. So wag na natin patagalin, yan, tawagin na natin ang ating guest for tonight, Mentor April Joyce Bagalayos. Hello, Mentor April Joyce. Ayan, hello Mentor Mitch, hello po sa live po natin, hello po sa mga nanonood, good evening po sa inyong lahat, and thank you so much Mentor Mitch for having me here tonight sa talk show, grabe no, very yes. First time po, yeah. Sobrang excited na po yung guest ko ngayon. Talagang nakapipil ko rin po Mentor yung mga nanonood, even nasa kanila po silang bahay at cellphone. Yeah, yeah. Hello po. Mentor AJ, oo, okay lang ba ma-as ano yung background mo po dito sa business natin? Like, para at least makita rin nila kung saan ka nang galing. Ayun, thank you, Mens. Grabe po lang yung experience natin before kasi baka may makarelate sa mga nanonood ko sa live. Dati po akong OFW at the age of 20 years old sa Dubai po. So, mga nasa Dubai po ngayon, Middle East. Hello po mga kabayan na lumalaban po dyan, no? Kahit malayo po sa family. Masarap pakinggan na nasa ibang bansa pero medyo malungkot. Lalo magpapasko, malayo po tayo sa pamilya natin. Tama ba? So, dati ganun lang po ako, Mentor Mitch. And then, nag-decide din po ako na dahil hindi ko po kaya ang homesick, kahit po no, mahirap po eh, kahit dito napoprovide mo naman yung sasahod po, pero iba pa din yung kasama mo yung family mo, yung parents mo, and iba pa rin talaga ang Pinas. So afternoon, bumalik po ako ng Philippines, nag-work naman po ako sa sikat na sikat po sa Taguig, sa BGC, as receptionist naman po sa isang importation company. But suddenly, lahat naman po tayo naapektuhan po ng pandemic. Good thing kasi nandito po ako, hindi po dahil sa opportunity na to, wala po ako sa harapan po ninyo ngayon. And hindi ko na po kailangan umalis ng ibang bansa
para magtrabaho, no? And hindi ko na rin para, hindi na rin natin kailangan pang magpakapagod magtrabaho para sa ibang tao. So ngayon, we're doing this opportunity po, no, na pinapakilala po sa inyo nila Mentor Mitch. And of course, ako din po, no, na natulungan po ng opportunity na to. Ayun, Mens, I'm a former OFW and receptionist po sa Murang Edad. Mentor AJ, no, matanong ko lang po, paano nyo po nakita yung ating business opportunity? Ayun, so very timely po yung opportunity. Actually po, Mens, hindi po talaga ako into a business nung time po na nakita po natin siya. Kasi napalaki po tayo sa mindset na mag-aral ng mabuti at magkaroon ng magandang trabaho. So, nung nakita ko po yung opportunity po na to, it's all because of the amazing products na nakatulong po sa father ko. My father was a bypass open heart surgery. 70-50-15 po yung naging situation before. Sobrang critical. But with the help of the Lord, na nabigyan pa po siya na extend ng life. And ngayon, na, yes, man, sobra po, no? And sobrang blessed po ng family po namin. Natulungan po kami ng amazing product po natin dito. Na talagang up until now, kasama po namin sa pagkainan. Hindi na po nawawala, no? Even yung mga kapatid ko po sa Dubai din na natulungan din po ng product. So, nakita ko po siya. It's just because na we need the products and of course yung family po namin. Hanggang sa hindi lang po pala yung products yung ibibigay po sa atin na itong, ano, no, na itong opportunity na to. Hindi lang din kagandahan sa kalusugan, nabigyan din po tayo sa kagandahan din po ng kalusugan po ng bulsa. Ayan. Hindi lang po yung ano, hindi lang po yung pangangatawan. And sobrang sarap sa feeling po na makita po yung products na to and opportunity na to, Mens. Yun. Wow, grabe, no? Actually, nakaka-inspire, no, na na-discover mo lang yung business and then yung business itself, hindi lang siya money. Yes, natulungan ma'am. Yung daddy mo. Sobrang nakakatuwa. Kamusta siya ngayon, men? I mean, nag-improve ba yung kanyang health ngayon? Malaki yan. Ba? Actually po, sa mga nanonood po sa live, even isearch nyo po yung Facebook ko, pag nakita nyo po siya, hindi nyo po mapagkakama lang na operahan or nalabas na po yung kanyang puso, no? And talagang bypass open heart surgery, kumbaga critical talagang condition. Pero with the help of the Lord and this God-made product na binigay niya sa atin through this amazing opportunity and platform, sobrang blessed po namin up until now. Kasama po natin siya and very healthy. Praise and God. Yeah, sobra po, curious lang po ako. Ano po yung nagpa-decide sa inyo na mag-umpisa sa negosyo? Kasi right now po, doing this online, parang maraming takot eh. Baka scam, baka maloko sila online. Ano yung nagpabuo ng desisyon mo to grab this amazing opportunity na meron tayo? Ayun, sobrang ano yan, Mens. Medyo mabigat po yan. Para po sa akin talaga na syempre, nagtapos po tayo ng pag-aaral. Pero you know what po, mga nanonood po sa live, no, we're not against for employment. Kasi sabi ko nga po, galing po ako dyan. Sobrang talagang naranasan po natin magtrabaho, ng magtrabaho at mapagod din sa trabaho. Pero kailangan magtrabaho. Pero you know what, this opportunity, na pag-decide po talaga tayo na gawin natin siya as full-time. Nag-resign po ako last year, 2020. Very recent lang din po, and during pandemic po yon, kasi na-realize ko po, ang dami pong takot sa mga online business, pero hindi naman po sila natatakot, no, sa iba pong mga opportunity na alam naman natin na talagang wala rin pong mabibigay sa atin na good na results or mabibigay sa atin in good terms sa buhay din natin. Pero ito po, na nung sinimulan ko siya, actually, one din po ako or isa rin po ako sa mga negatrons by this business. Ayan, or this platform. Talagang ayoko po siyang gawin. Pero nung pinakita po sa akin to, kasi this business is a, ano po eh, purpose business. So, yung business po na to, hindi lang para po kumita ng pera, pero makatulong po sa ibang tao. Kagaya po nung yung tao po na nag-share po sa amin ito, no, na natulungan din po kami when it comes to the health of the family. Especially po nung na-share po yung products. That's why dun ko po siya nagustuhan, kasi dumating din po sa point na hindi ko na po namamalayan yung earnings. Ang nakakatuwa po, nagpa-plan po sa atin yung
messages na they are thanking me, na pinakilala ko po sa kanila yung products at nagkaroon po sila ng hope or pag-asa sa sakit nila, yung mga gusto nang gumitaw pero nagkaroon pa rin po ng pag-asa no na mabuhay. Yes, no, talagang ayaw nilang iwan yung family, but yun nga, sobrang natatakot na rin, wala nang pambayad sa hospital bills. Tama po ba, mas mahal po magkasakit eh. Pero nung nakilala po natin yung opportunity at ito na po yung ginagawa natin to share a lot of people na kahit hindi mo kilala, kahit nasa malayong lugar, ito po yung maganda sa opportunity. Kaya po napag-decide po ako, Mens, na gawin po ito full-time. Nang wala na pong pagdadalawang isip, nag-decide po talaga ako mag-resign. Actually, this is a sign of the Lord din po. Purpose po talaga, Mens, kasi winish din natin siya, or pinray, not just a wish, pinray po talaga na Lord, give me a sign. And isang beses po na bumiyahe tayo, pinakita niya po tayo habang bumabiyahe ng word na hope, which is this platform is a home of hope. Tama po ba, Mens? And lang po na hanggang ngayon, yung pag-asa po na yon, pinapasa po natin sa maraming tao. That's the essence so amazing. Why po natin ginawa yung business. Ayan po, Mens. Wow, what a heartfelt, no, na answer from you, Mentor AJ. Grabe, ramdam na ramdam kita, kasi ako din po, no, talagang isa rin ako sa magpapatunay. Kagaya mo, Mentor AJ, ang sarap, more than the money, kasi yung pera kikitain natin eh. Pero yung mga tao na matulungan natin, ma-inspire din sa buhay natin, na kaya din nila, at mabigyan natin sila ng hope, ng tool, na pwede pa, meron pang solusyon sa matagal nilang problem. Mentor AJ, I know na lahat ng negosyo dumadaan sa mga challenges, right? Do you agree? Yes. And dito sa business natin, curious lang ako, ano yung pinaka naging struggle mo sa business natin and paano mo siya na-overcome? Ayun, struggles, no? Actually, kahit wala pa naman po tayo sa business na to or sa platform na to, struggles is there. Pero ang sarap lang po magkaroon ng struggle sa negosyo na to, no? Kasi yung struggle mo dito talagang worth it po, eh, no? Even ang pinaka talagang hardest or heavy po talaga na naranasan ko po dito is, syempre po, bullying of the other people talaga when it comes to this business. Pero ang sabi nga natin, di ba, si Jesus Christ, tinalikuran din po ng maraming tao. Tama, pero talagang siya pa rin po at the end of the day, tinaas po, di ba, ng Lord. And ito po, yung sa atin, that's right, even, yes, marami pong binabato sa atin na hindi maganda when it comes to this business. Mahirap pong magsimula, lalo po kapag wala kang background sa business. Ang maganda lang sa negosyo na to, even wala kang ginagawa, or wala kang background sa business, hindi mo pa ito ginagawa before, maraming tao na tutulong sa'yo, especially this Lions Worldwide family, na sobra-sobra talagang big help for me na nag-start tayo sa business. And yung mga struggles na pinagdaanan natin through the other people, na mga sinasabi rin sa atin na wala talagang mangyayari sa atin by this business. But what you think na 6 months, in a span of 6 months po na ginagawa po natin yung business, na nag-earn na tayo ng 6 digits. After 6 months po, nagkakaroon na tayo ng investments. Sobrang sarap lang din po magkaroon ng struggles, and si Lord din po yung magtataas tayo. By this platform, hindi ka talaga niya ibababa. Kasi sa kanya po to eh. Grabe, sobrang sarap lang po sa feeling na kahit sobrang bigat po ng struggles sa pagdadaanan mo, ng kahit naman po wala tayo dito sa ibang sa platform na to eh, kahit sa labas po, may masasabi at masasabi pa rin po ang ibang tao. And that's the big struggle of every people. And we have to be focused sa gusto natin mangyari sa buhay. And audience of one, si Lord lang po talaga. Ayun. Wow, pang Miss Universe yun ha, Mentor. Grabe, hindi ko kinaya, talagang wow, amazing. Actually, totoo yun, no? Kasi kahit man ako, Mentor AJ, dumaan din ako dyan. Yung tipong yung mga in-expect mong magta-trust sa'yo, na alam mo namang hindi mo sasirain yung name mo doing this business. Pero it turned out na yung mga stranger pa yung nagtiwala.
Diba? Yes, So, tama po, ma'am. and it's okay, that's normal eh. Marami talagang pwedeng mag-doubt and it's normal kasi tao tayo, we are so afraid na, alam mo na, maging maloko or something. Pero this one kasi hindi mo malalaman pag hindi mo sinubukan eh, no? Yes, That's tama AJ. po. And congratulations, no? Kasi nagkaroon ka na ng investment, meron ka na ngayong property, may sarili ka ng mga, alam mo yun, grabe ngayon may sarili ka pang sasakyan. And, Yes, po. Mr. AJ, is this your first time na magkaroon ng car? Is this your first car because of our business? Yes, mens, yung talagang car na nakapangalan sa iyo, 'di ba? Whoa, sobrang sarap po sa feeling. Congrats. At the age of 25 years old. Before, mens, wow. I was an OFW po, mens. Hindi ko naman po naisip na magkaroon ng sariling magkaroon sasakyan. Ng car. Eh. But this yeah. Platform na wala ka pang sobrang tagal, na enjoy mo pa without stress na nangyayari sa iyo, no? And helping people pa po. Binibigyan pa tayo ng ganitong blessing ni Lord. Sobrang grabe. Sarap lang po sa feeling. Actually, ito po talaga, Mentor AJ, yung sinabi mo na kapag ka yung business mo is about helping other people, God will really bless even more yung business para mas maging blessing pa siya sa iba. Yes, tama kaya po. Kaya Mentor AJ, no, for sure, maraming nanonood ngayon dito na nai-inspire din, na they really want also na magkaroon ng result. Pero Mentor AJ, curious lang ako, since meron ka ng sasakyan ngayon, ano yung naging resulta sa'yo nung nilabas mo na yung car? Siyempre, di ba, sabi mo kanina, may mga taong nag-doubt sa'yo, even may nag-bully pa sa'yo, di ba? So ngayon na nilabas mo yung result, ano yung naging impact nung paglabas mo ng result? Ayun, pang Miss Universe din yan, mens, ha? Ayun, impact po, mens, grabe. Iba po, mens, talagang lifting up po talaga by the self din po. And syempre, blessing po ni Lord yun sa atin na kahit anong mangyari, kumapit ka sa pangako niya sa iyo eh. Na may mangyayari sa'yo. Kasi marami po, mens, na tao na nakikita po nila yung opportunity po na ito, na meron po tayo. Pero they are doubting. They are saying po, mens, na congrats, ang yaman mo na. Pero they are doubting pa rin, mens. So, marami pong tao nun, pero there is an impact po talaga nung binigay ni Lord yung blessing na to, yung car po natin. Na dati po, mens, ang wish ko nga lang po, Wigo eh. Ngayon, oh, binigyan pa po tayo ng bubukas po yung bubong. Grabe po talaga dito sa platform na to. And sobrang sarap kasi dati po yung nag-work po ko talagang nararanasan po natin mag-commute, nahirapan natin tayong sumakay. Tapos syempre po as bilang babae, baka po may makarelate din sa mga nanonood. Hindi naman po natin maiwasan, di ba po, kahit nga nakadesente ka pang suot, talagang makakaranas ka ng hindi maganda sa biyahe mo eh, no, sa public places. And good thing kasi ngayon hindi na natin kailangan makapagsiksikan sa bus or sa MRT, naka-aircon na tayo. Yes, fresh na. At nasusot mo na yung kahit anong gustong OOTD mo. Agree, kasi agree. Hindi ka na mapupagod, magpahabol sa bus, no? And of course, sobrang sarap po sa feeling na talagang anytime, you can go anywhere na saan mo gusto and mabibring mo din yung family mo. Eh, nakakatuwa lang din po kasi talagang nagiging inspiration po siya kasi sa marami, pwede po tayo maglabas ng sasakyan, tama? Kaya-kaya po natin, kahit sino po sa mga nanonood, baka may mga sasakyan na nga rin po kayo eh. Pero ang sarap lang yes. po sa feeling by this opportunity na we have to inspire or nai-inspire po namin yung mga tao. Kasi simula na nagsimula ka from scratch, zero, wala talaga, walang naniniwala sa'yo. Parang kanta lang po, no? Ayan, pero at the end of the day, magugulat ka na lang kasi kahit ako po, no, wala pa naman po akong 2 years by this opportunity. Sobrang laki na po nang nabago sa buhay natin. Hindi lang po yung mga results, even ako po, physically. Grabe po, men. Sobrang iba po talaga yung naging transition ng life ko po by this opportunity. Ayan po. Amazing. Grabe. Totoo yan, Mentor Asia. Actually, dati rin tayo nagko-commute. And even ako, ranas ko, yung papunta ka pa lang sa trabaho mo nung nag-work pa tayo, talagang mukha kang pa-uwi. Nakakariban ko lang, mentor. Pero pag-uwi ko, parang kumulot ulit yung... Alam mo
kung pupunta ka ng fresh, cute ka, kasi nag-commute ka. So, pag-uwi mo, mandirigma ka na. O, di ba? Ganun na siya. So, for sure, nakaka-relate yung mga nanonood sa atin ngayon. And speaking of nakaka-relate, Mentor AJ, siguro last question, tips na lang po for all the watchers, especially yung mga tao na possible, same with you, a former OFW or currently nag-work ngayon, possible nasa abroad ngayon, tinatag sila ngayon dito sa ating live podcast, na ano ba yung pwede natin sigurong ma-share sa kanila, mentor na wisdom, para at least ma-inspire din po sila. Ayan, thank you po, Mens. Ayan, sa mga nanonood po, and bago ko po simulan, no, gusto ko lang din po i-share kasi bago po tayo mag-start ng podcast, galing po ako sa alma mater ko po ng college, and sobrang pag tinanong ka, anong work mo? Di ba, hindi mo masasagot eh kung ano ka agad kasi they are negative. So, kagaya po ninyo, baka kayo pong nanonood ngayon, negative po kayo sa ganito pong ginagawa namin. Pero you know what po, sa mga nagtatagpo na natag po ngayong gabi na ngayon nyo lang po narinig yung opportunity na to or matagal niya itong isinishare sa inyo, hindi po ito aksidente. This is a big blessing po. I agree. Sa yes, kasi po no, ako rin po dati, ayoko din po siyang i-entertain. Pero nandito po pala yung big blessing ng buhay ko dito. Yeah. And of course, hindi lang po sobrang sarap sa feeling na hindi ka lang yung mabibless. Maraming tao yung nabibless through you and by this opportunity na pinasok mo. Kasi we are not here for earnings lang eh. And hindi po tayo kagaya po sa iba na naisip po ng ibang tao. Kasi hearsay lang naman po yung sinasabi na wala naman yan eh. Niloloko lang kayo niyan. Nambubudol lang yan. That's the hurtest or nakakasarap din mens, no? Pero, syempre, tayo na mga agents of hope, wala na tayo doon kasi we're correct. Focusing po with our purpose na kami po dito, no, by this opportunity, tulong po ang gusto po namin na maihatid po sa inyo. And sa mga hindi pa po part ng opportunity na to, ang wisdom na masashare ko po sa inyo, ipag-pray nyo po. Kasi itong opportunity po na ito is a blessing po for you. And yung nag-share po sa inyo na to is angel niyo po yan. Kasi simula nung magiging part po kayo ng opportunity na to, hindi po kayo iiwanan yan. At hindi lang siya nag-iisa dahil sandamakmak po ang Agents of Hope dito po sa Lions Family na tutulong din po sa inyo. And napakaganda po yun na sisimulan niyo pong business is si Lord ang center po. And alam niyo po ba na ang negosyo na si Lord po ang nagtatag, ang nagtayo, never po yan malulugi. Ayan o, actually po talaga sobrang magugulat ka na lang. Diba? Akala mo kasi pag nag-start ka, paano mo ibebenta yung products dyan? Paano ka naman magkakaroon ng sasakyan dyan? And tignan niyo naman po, yung dati pong ako na hindi rin po naniniwala, ngayon ako na po yung meron at ako na rin po yung nagsishare. Wow. And lagi niyo lang din po tandaan na if nagnanak na sa inyo yung opportunity, why not start niyo na po? Marami na pong opportunity na dumaan sa inyo eh. Nasaan na po sila ngayon? Diba? But we are 100% sure by this opportunity na kapag ka in-start niyo po to and in-involve niyo po yung sarili po ninyo, never po kayong magsisisi. Kasi we are building here a family, not just an organization. So, yan siya, Mens. Grabe. Very well said. Actually, nakakatuwa, mentors, no? Maraming nakikinig sa atin ngayon, Mentor AJ, na nasa team din natin, nasa organization natin. They are so inspired sa life mo. And even yung mga bago nating listeners, they are staying right now. And sobrang nai-inspire sila sa'yo. And even congratulating you in our comment section right now. Grabe no, Mentor AJ, from a former OFW na negative into business, no idea sa ganitong negosyo. And isa ka rin sa mga basher before na ayaw maniwala na binablock mo pa. No? Ayaw ko, yes, ayaw entertain yan. Oo, yes, pero ngayon, isa ka na sa mga taong magpapatunay na totoo ang yes. negosyo to. Grabe. One more thing po, men. Isa pa po. Para po talaga sa mga negatrons na nanonood po ngayon. Negatron. Na, ayan po na talagang ma-adapt niyo po or ma-attract niyo po yung ano yung blessing ngayong gabi. Kasi ako po, as a negatron pong tao sa business na to, kapag ka po, baka po napuntahan na rin po kayo sa bahay ninyo and sharing this opportunity. Ako po, pag pupunta po dito sa bahay namin, huwag niyo po akong gagayahin kasi hindi po talaga ako lumalabas ng kwarto to entertain them.
But now, ako na po yung nagbabahay-bahay. Nakakarating po ako ng Baguio, nakakarating po ako ng dito po sa Commonwealth, sa Bagumpong, sa kung sa Quezon, sa kung saan-saan po, men. And this coming, actually this month, we were flying to Dubai para po sa mga members din po natin, no, na mag-i-start. Kasi we are worldwide and hindi lang po tayo in the Philippines. Kahit saan po, marireach po kayo ng opportunity na to. Ayan. Grabe. Ngayon, ikaw, grabe, Mentor EJ, ha? Napakita yung shinare mo na yun. Pahabol na yun. It's a bomb, no? Yung dati, hindi ka lumalabas, ayaw mong i-entertain. Ngayon naman, ikaw na yung nagpabahay-bahay. Totoo po yun, actually, man. Mentor EJ, I believe, hindi lang siya, actually, yung pagbabahay-bahay, it's a part, but they can also do it kasi baka yung iba, ayaw nila ng ganon. But you can also share. Yes, men. Actually, hindi lang po talaga siya, you can do this business anywhere, anytime po. Actually, kanina nga po, sabi ko nga po kanina, galing po ako sa school ko po nung college kasi na-invite po ako as a panelist po ng thesis ng mga colleges. And as doing this business na talagang makapag-share ka din doon, in time na nandun ka, nagpa-panel ka, but your business is ongoing. Talagang nagpa-function po, men. Nagpa-process po ako ng repurchasing worth 10,000. May pumapas. Actually po, nag-process po ako po ngayon ng new business partners. Nag-send po sa atin ng investments po nila by this opportunity from Saipan naman po. Kaya ganun po kaganda yung business na kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, kahit nasa me time ka, di ba? Nasa ano ka, nasa trono, di ba? Nagagawa mo pa rin yung business. And it's reality. Right. Talagang nakaka-enjoy. Kasi kahit ano, even ako, mens, kasi tita mami po ako eh. Baka po may mga momshi po dito. Pahabol din po, no? Mahirap po sa isang mami na nagnenegosyo rin. Pero ako po, as hindi man po ako mami, pero parang mami na rin po sa naghahatid ng bata sa school, nagpe-prepare, di ba po? Pero we're doing the business. And tuloy-tuloy po. And we're earning anywhere, anytime po. Ayan. I agree. Actually, totoo yan, Mentor AJ, no? Sobrang blessed din kasi right now naman, nasa Tagaytay ako. Di ba? Pero right now, we are also doing the podcast talk show live. Pero yes, indeed, totoo yan. Worldwide yung market natin. Totoo na kahit tulog ka, pwede kang kumita. It's because of our worldwide market and distribution of our business. Especially yung produkto na sinasabi namin dito talaga, it's really life-changing. Like, even yung tatay ni Mentor AJ is so blessed, no? Na nakakatulong talaga, even sa family. So, bonus na lang yung sasakyan niya, yung income niya, di ba? At nakapag-forgood siya sa Philippines. From a former OFW sa Dubai, ngayon pupunta ng Dubai para mamasyal at the same time, bigyan ng hope ang mga kababayan natin doon. Tama ba, Mentor AJ? Hindi na tayo para magtrabaho. Sarap po para sa feeling, mens, no? Yung aalis ka, pero hindi ka na mag-work. Yeah. And grabe, mens, ngayon, December, no? Baka yung iba nasa trabaho pa. Kasi ngayon, ano pa lang, December 7 pa lang. So kahit ikaw, parang gusto mo na talagang mag-leave, di ba? Hindi pa rin pwede. Pero kung ako, nag-work ako ngayon, di naman ako makakapag-vacation sa Dubai. Pero by this opportunity, I have time freedom. Diba? And soon, we will be having financial freedom by this amazing opportunity po. Yes. So kung ikaw, no, nagdadalawang isip ka na, or nagdadalawang isip ka pa, naku po, wag na po. Kasi baka mapag-iwanan po tayo. Eh nakita niyo na po yung opportunity po ngayon, di ba po? Grabe. Thank you so much, Mentor AJ. And it's a privilege na ma-interview ka namin dito sa ating live podcast. Thank you, with our community Lions Worldwide. And totoo po, no, sa lahat ng ating watchers, we have almost 60,000 na participants ngayon dito sa ating live. So I believe yung iba po magre-replay, yung iba tinag dito. You are welcome sa aming God-made family. So etong God-made family na meron tayo, this is Lions Worldwide, and we are here to help and change lives of people worldwide. And kung ikaw yung tao na takot, maaaring marami kang questions kagaya before ni Mentor AJ, don't worry. Siya na nga mismo ang patotoo na maraming tutulong sa'yo dito. And we are a God-made family. Again, hindi mo gagawin yung business ng mag-isa. Yes. So, yun naman yung good news dito. Thank you so much, Mentor AJ. Thank you, Mentor Mitch. Another life po ang nabago ang buhay. Mentor AJ, maraming salamat sa oras mo. I know you're very thank busy. Thank you, Mentor Mitch. Pero binigyan mo kami ng oras. Thank you so much, Mentor AJ. God bless you.
Salamat po. To God be all the glory. Grabe, no? Sobrang nakaka-inspire po ang ating former OFW na ngayon full-time na sa negosyo. And look at her, this month, no? Pupunta siya ng Dubai not to work but to give hope to all our kababayans po sa Dubai na dati doon siya nagwo-work pero ngayon magbibigay na siya ng opportunity kung paano na bago buhay niya. Imagine, no, from a former OFW, hindi nakapundar ng property, hindi nakapundar ng sasakyan. Sinabi niya kanina, dito lang sa business natin for ilang months lang, 'di ba, na nakuha niya yung kanyang pangarap na sasakyan and first out of so many na pwedeng makuha ang achievements dito sa negosyo natin. So sobrang inspiring ang ating Wednesday and weekend really win this day. So once again, thank you so much for watching sa lahat ng ating mga followers, even sa ating page. Lions Worldwide Community continue to be a blessing to other people. If you are part of this community, tag your friends, tag your loved ones, sa lahat ng mga pwedeng makarelate sa ating mga guests, pwede nyo po silang itag. We do this every Wednesday, 7 o'clock Philippine time. So ito pong podcast na to is designed for to inspire more people and to give hope to others and possible, no, yung mga tao na tinatag natin dito, yung mga taong nanonood, and baka ikaw na yon. Ikaw na yung tipo ng tao na naghahanap din ng opportunity. And eto na. Eto na yung answer sa prayer mo. So with that, thank you so much. Abangan natin ang next pa natin na mga guests. And for sure, marami pa tayong maririnig na inspiring story sa ating Lions Worldwide Live Podcast, Car Achievers Edition. So this is your host for today. My name is Mentor Michelle F. Santos. I am a lion and I am worldwide. To God be all the glory. Thank you and God bless us all. Sa kabila ng mga hinarap kong pagsubok, sa kabila ng mga mabigat na hamon ng buhay, sa kabila ng mga negatibong sinasabi ng ibang tao sa paligid ko, mas pinili kong magpatuloy sa laban dahil alam kong kasama ko ang ating Panginoong Diyos. At sa dinami-dami ng pinlano ko para sa buhay ko, plano pa rin ng Panginoon ang nasunod. Nung dinala ko ng Diyos sa ganitong klaseng opportunity, doon nagsimula na magkaroon ako ng mas malalim na purpose sa buhay ko. Yung mas makatulong ako sa iba at mas maraming tao. Yung mas mangarap ako ng malaki at mangarap ako para sa mga taong nasa paligid ko. Yung sa tingin ng iba imposible, yung pinapangarap mo pa lang tapos na sa Panginoon. Because we are a God's masterpiece. Lahat ng tagumpay sa buhay ay kinagagalak niyang ipagkaloob sa atin sa pamamagitan ng buong pusong paniniwala sa Kanya. Mahirap sa umpisa, parang lahat imposible, para sa isang tulad ko na minsan nang nawalan ng pag-asa sa buhay.
But Exodus 14:13 says, "Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today." This is your mentor, April Joyce Pagalayos. I am a lion, a chosen, remarkable, the founder of Team Exodus Worldwide, and I am Worldwide. To God be all the glory.